situation, mga kapatid, but alam ko na ang Panginoon, alam niya ang inyong mga sitwasyon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Alam ng Panginoon na mga pangangailangan natin, mga kapatid, is the God that He always provide our needs. Kung may nangihina tayo, nandyan yung Panginoon na nagbibigay sa atin na kalakasan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. As we start, mga kapatid, let us sing this song. Kay buti-buti mo, Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, hindi siya nagkukulang sa atin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Buti-buti mo, hallelujah. Lord, minsan pa, Panginoon, muli ka naming itinataas sa lugar na ito, O God. Muli ka naming sinasamba at pinupuri, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord God, hallelujah. Muli dalangin namin, Panginoon, O God, na malaya kang kumilos sa lugar na ito, O God. Magligtas ka, Panginoon, ng maraming kaluluwa, O God. Dalangin ko, O Diyos, O God, na maipagkaloob mo, Panginoon, ang iyong kaligtasan, ang kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa, O God, Jesus, nakapaligid sa lugar na ito. Saturate this place with your presence, O God, Jesus. Ipagkaloob mo, Panginoon, O God, ang kagalingan sa bawat nangangailangan, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ang nabibigatan sa kanilang mga buhay. Katagbuin mo, Panginoon, O God, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang aming maitaas sa lugar
lugar na ito, O Diyos. Kumilos ka, Panginoon, O God, sa pamamagitan, Panginoon, O God, ng iyong mga salita na ipapangaral sa oras na ito, O God, Jesus. Lord Jesus, hallelujah. Be thou glorified, O God, in this place, Jesus, hallelujah. Kumilos ka, Panginoon. We bring you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Itinataas ka namin, Jesus. Praise the Lord. Masaya po ba ang lahat? Salamat, Jesus. Minsan pawitan natin ang Panginoon. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Testimony, we will testify the goodness of God in our life. Good morning, Kagsat. Dagiti kakabayang taga Pangasinan, siya ni Sister Irene Balayes Montiliano. Inak mat itestify iti kinasya at iti Diyos ti biyag ko, Kagsat. So, hindi panawin, Kagsat, nga lukano lang yun ang tanatartaros, Kagsat. Kasi medyo ano ko sa Tagalog. Hindi e panawin kakabsat nga hangko amu pa iti Diyos kakabsat. Hangko nga hindi ko pa siya masyadong kilala. Yung time na naandun ako sa nag-abroad ako 2005 kakabsat EJ Lebanon. Hindi hangko nga hindi ko maisip kakabsat nga tinaramid ko kat dakken nga basol iti Diyos kakabsat. Hindi e balasa nga kakabsat nagkaroon akong mati boyfriend nga talaga nagkumita ko mati fornication. Hangko nga ibain ka kapsat na isutipod nun. So, doon ako na no sobra gayam iti ayat mo iti may isang lalaki o may isang babae kapsat. Hindi mo makikita kung ano yung mali at tama. Basta agayat ka, hindi mo nakikita kung ano yung kakahinat na ng buhay mo. Pero, to God be the glory kapsat dahil bumalik ako 2009 ng Pangasinan ng Pilipinas kapsat kat nag-apply at Taiwan, hindi ako natuloy sa Taiwan, kakabsat. Alam niyo kung saan ako natuloy na nag-apply? Sa Hong Kong, kakabsat. Kung saan ako binago ng Panginoon. Kung saan ako minuhod ng Panginoon kung paano ako magpatawad at magmahal ng totoo. So, yung time na yun, kakabsat, ginugol ko ang buhay ko sa church. Yung time na yun, nakilala ko ang isang pastor. Hindi ko siya kilala na pastor siya. May time na, hinatid ko yung
tawangin ko kasi yung employer ko dito ay pinsan ko, Robsa. So, hinatid ko siya sa school. Yung time na yun eh, nasa lubong ko po ang isang pastor ng UPC, si Pastor Plaza, sa high school, sa school ng pamangkin ko. Sabi ko, Pastor, may alam ka ba na church? Kasi matin na ako dati ng church ng Trinity. So, sabi niya, oo sis, doon lang sa may McDonald's. O sige, Pastor, sa Sunday mag-church po ako. So, yung time na yung mga kapatid, every Sunday, ginugol ko po yung panahon ko sa Panginoon. Doon ko na liwanagan, mga kapatid, na ang ginawa ko ay isang napakalaking kasalanan sa ating Panginoon. So, doon natuto ako magpatawad, nag-repent sa Panginoon. Hanggang natapos ko yung 2 years, bumalik ulit ako sa Pilipinas kasi na-terminate ako, mga kapatid, sa new employer ko, bago yung pinsan ko. Na-terminate ako. Yun yung time din, mga kapatid, na nakilala ko ngayon yung asawa ko, mga kapatid. So, ang Panginoon, mga kapatid, minumold niya tayo kung saan tayo ilalagay. Kahit sabihin mo na hindi ka, punta ako doon, pero hindi ka dadalhin ng Panginoon doon. So, kung natuloy ako dito, hindi ko rin nakilala ang ating asawa, mga kapatid. So, nagkaroon kami ng isang anak, mga kapatid. Miracle din yung aking anak kasi 4 na beses din pinapunan. So, yun yung mga time na yun na ngayon na pag-aaralan ko, na naisip ko na napakabuti ng Diyos sa aking buhay. So, yun lang, mga kapatid. So, God be the glory. Lord, ganun kabuti po ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. At this time, ready na ba kayong awitan na naman natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Oh, Sister Lola. Hello. Praise the Lord! Mga kababayan, hindi ko man po batid ng bawat isa dito or sa atin ay may pinagdadaanan, ngunit akin po iginagarantiya na ibigay natin lahat ito sa ating Panginoon and rejoice to His name. Purihin natin ang kanyang pangalan and celebrate and let God do His work. Sabi niya sa kanyang salita, hindi niya tayo bibiguin. Maging ito man ay karamdaman ng ating pamilya, siya ang magpapagaling. That's why, sa oras na ito, wala tayong kapundi-pudyan siya ng kapurihan. Awitan ang masayang awit. Awitin natin na this is the day. This is the day that the Lord has made.
Tinatawagan ko naman ang Unit 6 to render a song for the Lord. Ibang papayaan
pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. Hallelujah! Tunay na pakabuti ng Panginoon at lagi siyang totoo sa kanyang pangako. Praise God! Hallelujah! Sa ngayon, mga kapatid, sa aming mga kababayan, ready na ba po tayong makinig sa salita ng Panginoon? Hallelujah! Ito po ang importante sa ating buhay. Hindi lamang po nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng ating Panginoon. Praise God! I will call our coordinator, Sister Francisca Palito, sa kanyang pag-preach po. Thank you and God bless you, Sister. Bisaya, maayong buntag sa inyong tanan. Natutuwa po kami mga kapatid na nakikita na naman po muli tayo dito at makapaghatid ng salita ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay dadalhin ko po kayo sa aklat ng Mateo 26, 32, 33, at saka 34, mga kapatid. Sa Mateo 6, 26, Masta ninyo ang mga ibon sa langit, ni hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa bagan, o sila'y pinapakain na iyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit na mahalaga ang iyong buhay kaysa ibon, mga kapatid. Sa 32, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng mga bagay ng ito ay siya pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ang inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay ng ito. Sa 33, mga kapatid, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay dadaragdag sa inyong buhay. Hallelujah! Sa last verse, mga kapatid, sa 34, kaya huwag ninyong ikakabalisa sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili sukat na sa kaarawan ng kanya. Hallelujah, Jesus. Let's pray, mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat, Panginoon, Lord God, sa privilege, Panginoon, O God, Lord, na ipinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon, O God, Lord. Gamitin mo ang iyong likod, Panginoon, O God, Lord. Open the eye, Panginoon, O God, Lord, na iyong mga anak, Panginoon, O God, Lord, na nakapapaligid, Panginoon, at nakakarinig na iyong mensahe, Panginoon, O God, O Lord Jesus. Buksan mo ang kanilang isipan, Panginoon, O God, Lord, sa lahat ng kanilang, Panginoon, O Lord God, na maririnig, Panginoon, O God, Lord. Panginoon, O God, salamat sa iyong presensya, Panginoon, sa oras na to. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, O God, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Why should I worry, mga kapatid? Amen? Why should I worry? Sige nga, mga kapatid, bakit po ba tayo mga nag-alala? Dahil ba? Sa problema? Ang Diyos po ay may katugunan. Siya ang kasapatan. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, God! Thank you, Jesus! Hallelujah, O God! Ikaw ba yung taong laging nag-alala, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin sa mundong ito, mga kapatid? Hallelujah, Jesus! Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, pag pinagdudahan daw natin ang Panginoon, parang winala natin ang pag-honor natin sa kanya, mga kapatid. Kaya huwag po magduda, mga kapatid. Don't worry, mga kapatid. Dandyan lang po ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah! Minsan, mga kapatid, akala natin di tayo mahal ng Panginoon. Familiar po kayo sa John 3:16, right? Amen? Hallelujah? Ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Binigyan niya ang bugtong na anak niya para sa lahat na sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, mga kapatid. Proven, mga kapatid, hallelujah, Jesus, sa buhay ng Panginoon sa atin. Di ka hahayaan ng Diyos na patuloy tayong nag-alala, mga kapatid. Sa katunayan, mga kapatid, ang Biblia ay mayroong 635, mga kapatid, 365 na word sa salitang huwag kang mag-alala. Isa na nito, mga kapatid, ang Deuteronomio 31:8, mga kapatid, ang sabi, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay di niya ako iiwanan ni pababayaan. Siya ay laging nauuna sa aking nilalakaran. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Sa buhay din po ba natin, paano po ba tayo mag-alala, mga kapatid? Minsan, mga kapatid, ilang beses po tayong paulit
pag, mga kapatid, pero mayroon po bang katugunan? Nai-stress lang po tayo, mga kapatid, di ba? Hallelujah, Jesus! Hallelujah, O God! Saliksikan po natin ang salitang Mateo 6:26, mga kapatid. Hallelujah! Naalala niyo, mga kapatid, yung January 7, mga kapatid, tumayo din po ako dito, mga kapatid, bilang patutuo sa inyo kung paano ako binago ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Dahil po, mga kapatid, bago po ito magsasalita sa inyo, mga kapatid, ibira parana sa akin ng Panginoon kung paano ninamnam ko muna ang salita ng Panginoon, mga kapatid, bago ko ito ibigay sa inyo, mga kapatid. Dahil ang Mateo 6:26, mga kapatid, nung unang nanghihina po ako sa Panginoon ay hindi ko po ito maintindihan, mga kapatid, di ba? Ang sabi po, mga kapatid, sa Mateo 6:26, mabuhay kayo ng katulad ng mga ibon na sa kalangitan. Napakasimple, di ba? Nung time na yun, mga kapatid, na nauwi ngayon, di ba, mga kapatid, sa depresyon sa buhay ko, ito yung salita na yun, mga kapatid, na hindi ko naintindihan. Dahil itong mga salita na to, mga kapatid, ay nang wala na to sa puso ko, mga kapatid, pero noong nabuhayan ko ako ng loob, nung nakita ko itong Mateo 6:26, mga kapatid, napakasimple, Panginoon, mga kapatid, na salita ng Panginoon. Mabuhay ka ng katulad ng mga ibon sa kalangitan. Hallelujah! Napakasimple, di ba? Hallelujah! Suportahan naman ito, mga kapatid, doon sa Galatians 5:13. Hallelujah, Jesus! Lalo po akong nabuhayan ng loob, mga kapatid, doon sa depression, mga kapatid, na nangyayari sa akin. Ang sabihin po sa mga kapatid sa Galatians 5:13, tinawag ko kayo ng may kalayaan. Lamang, huwag ninyo itong gamitin sa anumang bagay na para sa iyong laman. Maglingkuran kayo at magmamahalan, mga kapatid. Bakit? Isinabi ng Panginoon doon sa Mateo 6:26, mga kapatid. Bakit po mamuhay ka ng katulad ng ibon na napakasimple, mga kapatid? Ah, dinala nga ako ng Panginoon dito sa Hong Kong. Bakit napakasimple, di ba? Sana doon na lang ako sa bundok, di ba? Pero ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sa Mateo 6:26, hindi ko yun naintindihan dahil wala ang Panginoon sa puso ko. Hallelujah! Pero nung nabasa ko ang Mateo, ay Galatians 5:13, mga kapatid, hallelujah, Jesus! Ano sabi? Tinawag mo kayo ng may kalayaan. Kalayaan, mga kapatid, nakarating ka sa Hong Kong. This one is a blessing, mga kapatid! Lamang! Yung lamang ngayon, mga kapatid, may karugtong! Kaya po, pag nagbasa po tayo ng Biblia, huwag po natin kalimutan ang karugtong, mga kapatid, may karugtong ang salita ng Panginoon. Lamang! Huwag mong gamitin ito, mga kapatid. Sa sarili mong pangangailangan. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, O God! Pagkos, mga kapatid, magmahalan kayo. Maglingkuran kayo sa bawat isa. Ito lang po yung napakaganda ng Panginoon sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, O God, Lord! Jesus! Hallelujah! Dahil, bakit, mga kapatid? Why should you worry? Kung nandoon ang Panginoon sa puso mo, ayaw po ng Panginoon na marami kang daladalang bibigatin sa puso mo, mga kapatid, right? Wala pa po yung salary mo, mga kapatid. Nakabudget na yung pera mo, mga kapatid, di ba? Mabigat yun ang katotohanan, mga kapatid, di ba? Sabi ng salita ng Panginoon, mabuhay ka ng katulad ng mga ibon nandyan lumilipad. Hallelujah! Bakit, mga kapatid, wala pa ang ano mo, nandoon ka na? Binibigay mo na ang Panginoon, nag-advance ka na sa Panginoon. Pinangunahan mo na ang Panginoon, mga kapatid, sa plano niya sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sinabi nga sa Lucas 12:26, mga kapatid, di nga natin magawa ang maliit ng bagay. Bakit nag-alala tayo sa malaking bagay? Totoo, di ba, mga kapatid? Umaga pa lang. Nag-iisip ka na kung anong ulam ng hapunan. Amen. Hallelujah! Totoo po ba? Amen! Hallelujah! Tularan mo ang ibon! Lumilipad! Hindi nga niya alam kung saan siya pupulot, pero ang Panginoon nagbibigay sa kanya ng pagkain. Hallelujah! Sinabi sa Lucas 12:26, hindi mo nga maliit yung magawa yung maliit na bagay, gagawin mo pa, magiging komplikado ang buhay mo, mga kapatid. Sinabi sa 34, matuto tayong mamuhay. One day
time. Hallelujah. Monday pa lang. Sunday, pag-uwi mo mamayang hapon, sasabihin mo na naman, Lunes na naman, bukas magtatrabaho na naman ako. Praise God! Nadagdag mo pa ang Monday, mga kapatid. Huwag mo nang i-advance ulit sa Friday, activity ng mga ano natin, mga alaga. Huwag ka na munang mag-advance. Why should you worry, mga kapatid? Nandiyan ang Panginoon. Napaka-simple ng sabi niya. Mamuhay kayo ng simple, mga kapatid. Mamuhay kayo ng simple. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God, Lord. Di niyo ba alam? Sa bawat pagsubok ng buhay mo, ang Panginoon alam niyan. Nais lang ng Panginoon na sasabihin mo sa Kanya. Huwag mong sabihin doon sa kapitbahay mo. Unahin mo yung Panginoon. Hallelujah. Huwag mong ibalita doon sa kapitbahay mo na sabihin mo, please, may problema ako. Di ba hindi po yan nakatulong sa iyo, mga kapatid? Tatandaan mo, mga kapatid, sa Psalm 68:19, matuto tayong pahalagaan kung ano man ang mayroon tayo, mga kapatid. Be contented. Hallelujah! Ang humpong is a blessing. Ito yung sinasabing may kalayaan kayo. Pero sa choice mo, mga kapatid, doon ka magkakaroon ng problema. Kung hindi mo, doon sa salitang lamang. Lamang gamitin mo ito sa magandang bagay, hindi lang sa sarili mong pangangailangan. Hallelujah! Dahil kung ito ay, kung hindi ito ay, hindi ka makikinig nito, nung hindi po ako nakikinig sa salita ng Panginoon, kung ito'y lalamig sa puso ko, mga kapatid, hindi ko ito tinitwist ko ito, mga kapatid, dahil ito po yung dahilan kung bakit nandito ako sa hukong para magtrabaho ako, para sa mga anak ko. Ang result, mga kapatid, nangusap sa akin ang Panginoon, hindi ito ang paraan, tinawag na kita ng may kalayaan. Pero lamang, huwag mong gamitin ito sa sarili mong pangangailangan. Second, first contract, second contract, uuwi na ako. Nagplano ka na, uuwi na ako, talaga uuwi na ako. Pinangunahan mo ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Matuto tayong makontento kung ano ngayong ibinibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Then, kung marunong ka ng makontento, mga kapatid, maniwala ka na may Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Pray ka ng pray. Ang attitude mo, same pa rin. Hallelujah. Sabi mo, naniniwala naman ako, Lord, na mayroon nandiyan ka lang nakatingin sa akin. Naniniwala naman ako, Lord, na ikaw ang source ng blessing. Pero, pagdating ng pagpapahinga mo, nagpapasalamat ka ba sa Panginoon? Ang Panginoon, hindi lang yun give and give. Give and take, mga kapatid. Isipin nyo, 6 na araw para sa'yo. 1 araw para sa Panginoon. E magdadamot mo ba yan? Hallelujah, Jesus. Worship the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Nakasurvive ka. Marami po, Panginoon, mga kababayan ko. Iba-iba po ang sitwasyon natin dito sa Hong Kong. Mapalad tayo na may Kristo. Kahit sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay, nandyan ang Diyos. Lagi tayong matatag. Hallelujah! Malakas! Nakatayo sa harapan ninyo at nagpapatutuo sa kabutihan ng Panginoon. Walang paglulupay-pay dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Why should you worry? God is with us. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, O God! Kailangan, kung ang mundo, ang mga technology, nagiging advance. So paghahanap mo ng kaharian ng Panginoon, kailangan, mga kapatid, maging ano din kayo, maging masigasig din kayo. Kung ano yung binibigay sa'yo ng mundo, kailangan mo rin yung maging advance ka sa kanyang lumakad. Unahan mo siya, mga kapatid, para yung mga pangangailangan, tuwing magsasabi sa'yo, kailangan ko ng ganon, kailangan ko ng ganon, kailangan ko ng ganon. Matuto ka, mga kapatid, na makontento, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Naalala niyo ba ang isang Shunammite lady? Sa book ng 2 King 8 verse 1 to 6. Nung nagkaroon ng taggutom sa Palestine, mga kapatid, yung isang Shunammite lady, mayaman ito, mga kapatid, lamang, nung nag-declare si Prophet Elijah,
nang magkaroon ng tagutom sa Palestine. Isanin mo ang lugar na to kasi magkakaroon ito ng tagutom. After 7 years, mga kapatid, sumunod siya kay Prophet Elisha. Sumunod siya, mga kapatid, sa walang sawa. Sumunod siya, mga kapatid. Pagbalik niya, mga kapatid, ang kanyang mga ari-arian, bahay at lupa ay kinamtam ng mga luma kababayan niya, mga kapatid. Pero pinapanindigan niya ang salita ng Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay ay nag-uutos kay Prophet Elisha dahil siya ay lingkod ng Panginoon at siya ay anointing ng Panginoon. Susunod ako dahil ito yung sinasabi, mga kapatid, ng isang lingkod ng Panginoon. Sumunod! Alam mo ang ginawa ng isang Shunammite lady? Pumunta siya doon sa isang hari at nagsabi siya doon sa problema niya. Sa walang marami-raming sabi-sabi, mga kapatid, ibinigay ito ng hari sa kanya at ibinalik. Hindi lang yon ang bahay at lupa, kundi kung yung ari doon sa 7 years, mga kapatid, di ba? Nang ganun kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kung ano yung desire ng puso mo, alam ng Panginoon yan. Huwag kang mag-alala, dahil alam ng Panginoon yan. Kahit patong-patong pa yan, advance pa yan, mga plano mo sa buhay mo, kung unahin mo lang ang Panginoon, ibibigay niya yan, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Gaano man natagal ka dito sa hongtong, mga kapatid. 10 years, 12 years, 20 years, dito na tayo, puti ang uban natin, mga kapatid. Pero alam ng Panginoon yan sa tamang panahon. Hindi pa handa yan, may plano pa ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Kaya sige lang, maglingkod lang sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung ang una, mga kapatid, ipagkatiwala mo, mag-move on ka. Ang kasunod, mga kapatid, hanapin mo na ang Panginoon. Mayroon ka ng longing sa puso mo na hanapin mo talaga yung sinasabi. Dahil doon sa Shunammite lady, di ba? Sumunod siya. Kailangan niya itong mayroon siyang personal relationship sa Panginoon. Kasi kung wala kang personal na relationship sa Panginoon, madali kang ganyan-ganyan, mga kapatid. Kung sinong hihila sa'yo, nandoon ka, dito hihila, nandoon. Hallelujah, Jesus. Hanapin mo ang kalita. Seek ye first the kingdom of God. Hallelujah, Jesus. At itong lahat ay ibibigay sa'yo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. Kaya nga doon sa Mateo 6:26, mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit nalikha ang Mateo 6:26, mga kapatid. Sa simple na buhay, kung mamuhay ka ng simpleng buhay, hallelujah, may pangako ang Panginoon sa'yo. Kung tapat kang maglingkod sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon yung sa'yo na hindi mo malalaman, namamalayan sa kalooban ng Panginoon, di ba? Ganito po ang nangyari sa buhay ko, mga kapatid. Di ba, masyado akong nag-worried noon sa nangyari din. Dumating din po sa depression hanggang gusto ko po na alisin na lang yung buhay ko para maglaho na lang ako sa mundo. Ganon po ang ginawa ko, mga kapatid. Dumating sa punto ang Mateo 6:26 at saka Galatians 5:13, dumating ito at nangungusap. Ito din po yung verse na to, mga kapatid, na natauhan ko ako, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, nandyan po ang isa kong kaibigan. 2019 po, mga kapatid, nakakilala po kami dyan sa bus. Waves po kami, sabay po kaming nag-video off dyan, mga kapatid. Alam niya, na-Christian po ako. Hallelujah. Alam niya, 2019, Mayo, pagkasunod na linggo, pumunta po ako sa Zoom, na-baptize po ako. Ito po yung restoration na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ang kaibigan ko, akala niya, nag-forgod na po ako dahil wala na po akong balita. Mula noon, pinutol ko na po lahat ng connection ko, mga kapatid, sa kaibigan ko sa labas. Kung pagka nandoon yung longing ko sa salita ng Panginoon. Hanggang nagtagal, hanggang naging 2023, last October, graduation ko po ng Bible School. Sinabi ko po sa kanya, Ate, nag-graduate na po ako ng Bible School. Hindi po siya makapaniwala kasi akala po niya na nahimik lang ako ng basta-basta. Ito po yung nanahimik ako dahil gusto ko pong ayusin ang sarili ko, mga kapatid. Naisisay ko po ang kalooban ng Panginoon kung ano talaga yung napapaloob sa Mateo 6:26, mga kapatid, na mamuhay ka ng simple. Sige, Lord, tutul. Sige, gagawin ko lahat ito. Gagawin ko ito lahat. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Hala, ganyan, tuloy-tuloy, mga kapatid. Hanggang nung isang araw, sinabi ko sa kanya, magsasalita po ako sa salita ng Panginoon sa January 21. Excited po siya, alam niyo, mga kapatid. Mas excited po siya sa akin. Binigyan po niya ako ng bracer kasi isusuot daw niya,
ko daw dito. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi doon sa blesser na yon. Dahil tinatouch ng Panginoon ang puso niya. Hallelujah! Kahit hindi pa po ako nagsasalita, pero nalalaman po niya, nag-aaral po ako ng Bible school, mga kapatid. Ayan po ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. Hallelujah, Jesus! Tapos, mga kapatid, doon po sa mga worry, doon sa pamilya ko, na nagkapatong-patong na listahan hanggang umabot ng 6 na kontrata, lahat na yun, mga kapatid, hallelujah, Jesus, ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ngayon na hindi ko po namamalayan. Ang dalawa ko pong anak, puro na po sila professional. In Jesus' name, ibinigay sa akin ng Panginoon yun, mga kapatid. Hindi ko yun inaasahan at hindi ko rin po yun inaasahan, mga kapatid. Sa ganito katagal, ibinigay sa akin ng Panginoon. Ito yung sinasabi, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you, mga kapatid. Hallelujah! Hindi mo asahan, hindi mo alam kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Malay natin, kinahayaan ka lang ng Panginoon na ganoon, mga kapatid. Pero mga kapatid, ang Panginoon, lagi yang nakasubaybay sa iyo sa lahat mong ginagawa, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, hallelujah, purihin ang Panginoon sa kabutihan niya, sa lahat ng mga tumatanggap ng kanyang salita, mga kapatid. Sa malahon ngayon, mga kapatid, kanina, saan ka ba nag-alala? Nag-alala ka ba? Dahil sa kalagayan ng mundo ngayon, dahil wala ka pang ipon, mga kapatid? Now, nag-alala ka ba sa eternal life mo? Ano bang pipiliin mo, mga kapatid? Ang mga bagay ba na nandito sa mundo na pagsamantala lamang? Hallelujah, Jesus! Or yung kaligtasan mo na hindi ito makukuha ng kaninuman. Yung eternal life na sinasabi sa Bible, mga kapatid, na lagi nating naisip na makasama natin ang Panginoon. Doon, mga kapatid, hindi na yun mananakaw. Yung ipo, dito sa mundo, mga kapatid, yung makamundong mga bagay nito, mga kapatid, hindi mo na yun, hindi na yun katulad doon sa langit. Wala na pong makakakuha noon, mga kapatid. Dahil nakasilyo yun sa buhay mo. Masaya ka doon, nakasama at magpupuri ng Panginoon. Wala na yun dito, mga kapatid. Forget na yun, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Dahil ang Mateo 6:26 at sa Galatians 5:13 ay naintindihan ko na sa awa ng Panginoon at sa pinakita sa akin ng Panginoon na blessing spiritually, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God, Lord. Sa oras na to, mga kapatid, hallelujah, Jesus, hinihiling ko po kayong lahat na pumunta po tayo dito sa harapan. Hindi ko po alam, mga kapatid, kung ano yung mga dala-dala niyo, mga problema ngayon, mga kapatid, kung ano yung mga kahinaan ninyo sa buhay niyo, mga kapatid. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi po ako tumatayo dito, mga kapatid, na hindi ko po naranasan. Ipinaparanas sa akin ng Panginoon ito, mga kapatid, dahil nais ko rin po, mga kapatid, na i-share ko ito sa inyo, mga kapatid ko. Hallelujah, Jesus. Lumapit po tayo sa Panginoon at humingi po tayo ng guide sa kanya, sa mga kapatid, kung ano po ang nais ng Panginoon sa buhay mo, kung bakit ka din na sa Hong Kong. Hallelujah, sa mga oras na ito, mga kapatid. Tanggapin mo ang Diyos. Hallelujah. Siya ang may kasapatan. Hallelujah. Siya ang katubunan sa lahat mong pangangailangan, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Mga kapatid, lapit po kayo sa sabi nga po niya, ang lahat na nauuhaw at nagugutom ay lumapit sa akin at pakakainin ko. At sa kaparaanan niya, nagkakaroon ng tunay na kagalakan, kapayapaan, pagmamahal na nagmumula sa kanya ay nananatili, pagpapainuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatasa, kaamuhan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay walang kapukusan. Nagmamanipesto ang bunga ng Espiritu Santo, anumang kabigatan na nasa sayo ngayon. Tumawag ka na kung may pananampalataya, manalig ka sa kanya, at siya ang Diyos na tutubon sa lahat ng mga kabigatan mo na nandiyan sa kalooban mo, na nandiyan na walang sukat na ikalagyan sa iyong mga isipan, sa iyong puso. Maghari ang kaparaanan niya, maghari ang kalooban niya, hasta bawat pinag-aari
na ipinapamuhay mo ang kanyang salita. Nagkakaroon ng tunay na kapayapaan, pagliligtas, at sa kaparaanan niya, nababago ang buhay, maging ang iyong mamahal sa buhay, nalabot, maliligtas, at nagkakaroon ng kabuluan kung nagkakaroon ng kaguluhan ang iyong kaisipan sa pinansyal. Lumapit ka tumawag sa ang salita ay panalig ipakita niyo sa kanyang puso dahil siya ay Diyos na napagpala sumasagana ang kanyang kagandaang loob sa bawat nananampalatayan sa kanya sa bawat tumatalangin tumadalangin na may panalig loob sa bawat nagpapakumbaba sa kanya tumutugon siya sa lahat ng mga dalangin tumutugon siya sa lahat ng mga hatikain mo sa buhay mga plano mo sa buhay sinasagot niya nagkakaroon ng tunay na kaganapan, nagkakaroon ng kapuluan, nagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kung napipighati man ang iyong kalooban sa trato ng tao, tumawag ka lang sa kanya at ikaw ay kanyang ipapabes. Sa lilim ng kanyang pakpak ay may kapahingahan. Sabi nga sa kanyang salita, shall be added unto you. Purihin na ka at purihin mo siya. Sambahin mo siya. Pasalamatan mo siya. Sa bawat nagahari ang kalooban niya, na nagahari ang kanyang salita, naging totoo sa'yo, o Lord, sa'yo ang salita niya. Nagiging na nagmamanifesto ang salita niya sa iyong buhay. At sa kaparahanan niya, nagkakaroon ng tunay na kagalakan. Nagkakaroon ng samot na lagi. Ngayon, sa kaparaanan niya, nagkakaroon ng kaligtasan. Paulakin mo ang paanyayala at pagpapanginoon. Kumakatok siya sa iyong puso. Paulakin mo, kapatid ko. Huwag mong sarahan ang puso na iyan, na iyon, na ibinigay ng Diyos ang buhay niya para sa atin at sa amin. Upang sa gayon, ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay naliligtas. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. For those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. At sa lahat ng mga natatamasa natin, mga magagandang bagay, ay pawang buhat sa Ama na nagumasa, na bumaba sa lupa, at na walang pagbabago ni anuman ang iba. At sa kaparaanan niya, sinasaway niya ang gawa ng Diablo. Sinasaway niya ang makapagutong pakilasa upang sa gayon makapag-communion ang kanyang mga anak at nagpapakumbaba sa kanya. Makapag-bigay siya ng blessing sa bawat isa na nanampalataya sa kanya. At sa kaparaan niya na tumatawag ka, sa mga problema at sa bawat problema nararanasan mo, pagkatiwala mo sa Kanya at siya'y tutulog at siya'y magbibigay ng katugunan at siya ang sasagot sa bawat samot na langin na iyong pinadalangin. Sa panunguan siya'y nagbibigay ng pagliligtas at tumitulog sa iyong dalangin. Sa araw ng pagliligtas, ikaw ang liligtas at ang iyong mga anak, magulang, mga kapatid, tatanggihan mo ba? Tatanggihan mo ba ang kaloob na regalo ng ating Panginoon samantalang nasa sa puso mo na? Nainayag nga niya sa kanyang salita, isinulat niya ang kanyang kautusan sa ating kaisipan at sa bawat puso na nananampalataya ay nananahan siya. Maghari ka. Paunlakan mo ang paanyaya ng ating Panginoon. Paunlakan mo ang kanyang mga salita. At sa bawat pinagyayaman ang kanyang salita sa iyong puso at pinapamuhay araw-araw, nagkakaroon ng pagpupuno ang sa bawat pangailangan mo. Spiritually, mentally, physically, maging emotionally. Nag-aari ka
buhay. Naliligtas ka. Maging ang iyong anak. Maging ang iyong asawa. Maging ang iyong mga kapatid. Maging ang iyong nanay. Maging ang iyong tatay. Mga relatives. At ikaw, ang ginawang bilang halimbawa na mag-ilaw sa iyong pamilya. Pagariyan mo lamang na ang paunyayan niya ay paunlakan mo. Maghari ka. Maghari ang kalooban niya sa iyong buhay. At sa bawat pinaghahari mo, ang kanyang kalooban nagkakaroon ng tunay na pagtatagumpay. Nagkakaroon ng pagpupuno. Nagkakaroon ng kaligtasan. Dahil siya ang daan ng katotohanan. Ang buhay na walang hanggan na hangad natin sa ating buhay. At sa kaparaanan niya, nag-iilaw siya sa landas na tinatahak natin. At sinabi nga niya sa kanyang salita, pakat banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ano ang salita niya? Ang katotohanan ng kanyang salitang ibinahagi ng ating kapatid. Ang salita na binabahagi ng aming mga pastor. Ang salita na pinangahawakan namin sa ngayon na naligtas kami na punong-puno ng kagalakan. Ngayon pa, kapatid, ibinabahagi namin ito upang sa gayon, kung sakali man na nagdadalamhati ka ngayon at pinagkatiwala mo sa ating Panginoon, nagkakaroon ng kagaangan ito. At sa bawat nag-aaral ka ng salita at na pinapamuhay mo, nagkakaroon ng totoong pagbabago at nagkakaroon ng totoong kapayapaan. Dahil sinabi nga niya sa kanyang salita, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo at ang kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ipinibigay ko sa inyo. Magtiwala ka po sa ating Panginoon at siya ang magpapalit sa iyong buhay at magiging totoo ang kanyang salita sa iyo. Dahil siya ang Diyos na dakila sa lahat. Siya ang Ama na bumabag ito sa lupa. Nagtatawang tao upang sa ngayon lahat ng bawat na makasalaman, lahat ng mga kamakasalanan ay mali. At hindi mo na mamalayan na ang oras ay lumilipas na ang kagalakan sa puso ay nananatili. Pag-arihin mo lamang ang kanyang kalooban ay maghari in Jesus' name. Praise the Lord. Bago tayo magtapos mga kapatid, can we close together and let us pray? Alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan sa buhay. But there is a God who is able to do exceedingly abundantly above all what we ask and what we think. If we pray to the Lord, I don't know what circumstances, problems that you encounter in your life, but there is a God who promised to us, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with the right hand of my righteousness.
Siya ang sagot ng lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. If you face troubles, infirmities in your physical body, there is a God who promised to us to heal us, to deliver us from all the bondage of sin in this world. So, if you don't mind, can you raise your hands toward heaven? That's right. Raising our hands is a sign of surrender to the Lord. And we will ask Him His blessing. I'm going to invoke a blessing in your life today, including your family in the Philippines. Panginoon, sa lahat ng nakataas ng kanilang kamay, alam kong naniniwala po kami sa iyo na meron kang gagawing milagro sa buhay namin. Sa lahat ng may nararamdaman sa kanilang katawan, sa lahat ng nahihirapan na gusto ng sumuko, Panginoon, at umuwi sa Pilipinas, bigyan mo pa kami, Panginoon, ng courage. Bigyan mo po kami ng panibagong kalakasan, Panginoon, na manatili pa dito para sa aming mga family, Panginoon, sa Pilipinas, sa aming anak, sa aming asawa, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, Lord, a healthy body, Panginoon, sa araw-araw upang ma-execute namin ang gawain sa mga employers, Panginoon, ng aming pinaglilingkuran. Lord, I declare the blessing to your people today. I declare, I invoke healing, Lord, to each and every one of us. If there is anyone who are facing trouble, God, make them victorious, Panginoon. Magtagumpay sila, Panginoon. Manalo sila sa iyong pangalan, O Diyos. I declare the strength that coming from you, Jesus. Supply them with your blessing, O God. In the name of Jesus Christ, especially the plan of salvation, I pray that fulfill the promise of salvation in their life. Today is the great day, Lord, of revival. It's the great day of deliverance, O God. In the name of Jesus Christ, I speak blessing to all of us today, O God. Financial blessing, O God, will overcome to us, will overtake us in our life. Jesus, punuin mo ang sisiglan ng aming buhay na mga pagpapalang makalangit. Panginoon, dalayan ko rin ang kanilang mga family sa Pilipinas. Ingatan mo ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga tukso ng sanglibutan, Panginoon, O God. At magkaroon sila ng takot sa iyo. Panginoon, dalangin ko rin ang blessing para sa aking mga kapatid, ang kanilang relation sa kanilang employer. Panginoon, mawala po ang gap, wala po ang sama ng loob. Pagkos magkaroon ng pag-ibig, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Panginoong Diyos, baka sumpong sila ng blessing, ng favor, Panginoon, sa kanilang employer. Panginoon, salamat, and we bring it back to you, all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng amen. Can we give a hand clap of worship and glorify the name of the Lord? Sabihin natin, Lord, I claim the blessing. Amen. We are the total recipient of God's blessing. Huwag kayo mag-alala. Tinanggap na ninyo ang pagpapala ng Diyos. And if you don't mind, amen, if you have available this afternoon, we have a worship service at 2 o'clock. Amen. Sa mga binigay sa inyo ng leaflets, nandyan po yung address. Praise God. At kung nakapag-deog kayo ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, every day yan, meron po tayong worship service at 2 o'clock. Amen. Bisita po kayo sa ating church. And you are very welcome, mga kapatid. Amen? So, kukunin po yung mga address po ninyo at contact number para sa ganun magkaroon tayo ng communication. So, God bless you. Tayo po ay magkamayan, magbatian, mga kapatid. Habang kinakausap po sila, praise God, umawit po tayo. Praise God. Maraming salamat, mga kapatid. Woo!